Kaya po ba ni Pitbull sila Shakur at Ryan Garcia? Hindi po. Kaya nga hinahamon ni Ryan Garcia yan dahil alam niya kaya niyang talunin. Kasi na-expose si Pitbull na mukhang mahina yung kalaban niya noong nakaraan. Hindi niya naman napabagsak. May pag-asa ba si Tapales na matalo si Naoya Inoue? Ah, alam niyo po, ang boxing po ay parang buhay, no? Wala. Hindi naman po natin minamalin si Tapales, kaya lang ganito po, 'di ba? Oh, knockout. Pwede po siya man-knockout. Sa puntos naman, malabo rin po siya manalo sa puntos kasi sa Japan gaganapin. Ano po ang ipapanalo niya? Pero pwede naman talaga kung mana-knockout niya yung kalaban. Boots Ennis. Wala pong problema kay ano yan, kahit si Boots Ennis. Kasi kulang pa po sa experience si Boots Ennis eh. Wala pa po siyang nakakalaban talaga ng big time. Alam po ninyo, may mga talent po sila, no? Magagaling naman talaga. Pero iba pa rin po yun po advantage nung ano, nung marami ka ng mga malulupit na kalaban. Boss Bats, kung nakahuli na isang malaking pating si Crawford, may nag-aabang din si Jaron Ennis, huhulihin din siya ni Ennis. Ano sa palagay mo, Bats? Ako ganito, no? Kung ako kay Crawford, kasi 147, matagal na silang lumalaban sa 147. Kaya nga ang kanilang rematch, 154 na eh. Di ba? Gusto lang nilang gumawa ng kasaysayan pareho ni Spence. Mukhang yun na yung huling laban nila sa 147. So, hindi po fair kay Crawford yun. Kung ako kay Crawford, gusto siyang labanan ni Ennis, pakiatin niya sa 154. Sa 154 sila maglaban. Kahit walang belt. Anyway, talagang ganun, di ba? Siya yung magpapasya eh. Eh, hindi po ibig sabi, kasi ang problema, siya yung A-side, pero malulugi siya sa timbang. Kasi magpapaano siya eh. Kaya Boss Buds, idol kita, accurate yung prediction mo sa boxing. Si Pau Ampaw nag-predict sa boxing. Hindi naman prediction po yan. Ah. Hindi naman po ikasisira ni Pau. In fairness naman po kay Pau, hindi niya ikasisira yan. Ang ikasisira niya, yung lalaban niya. Alam niyo, hindi naman sila magkaedad ni ano, di ba? Hindi ko po maintindihan si Pau Salud eh. Alam ko, siya pa yata raw naghamon eh. Siya ba naghamon? Sana ano lang, nagpapataas lang sila ng ano, ng mga viewership. Sana. Kasi kung totoo yung hamon ni Pau na ano, delikado po yun eh. Boxing po yan. Hindi naman na... akala kasi ni Pau, madadaan lahat sa training. Hindi po yan nadadaan lahat sa training. Pag ikaw, very late ka na, 40 na yata si Pau mahigit eh, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 40s na siya. Eh, nagre-retiro nga yung mga boxer, nasa mid-30s eh. Tapos ikaw mag-start ka mag-boxing, nasa 40s ka na. Yan po isang bagay na napaka-delikado. Pero kung yan ay ano lang sila, nagpapataas lang po sila ng mga viewership, pareho, eh okay naman. Kung hindi sila magkakasuntukan ng maayos. Kasi napaka-delikado po niyang ano, kahit ano pong training mo, hindi po yung katulad ng basketball na stamina lang yung... Okay. Usman, sa tingin mo, babalik talaga si Pacman sa pro? Ako hindi. Hindi kumikita naman si Pacman sa mga ano niya eh, sa kanyang mga exhibition match. Bakit kinakailangan niya pang bumalik sa pro? Yeah? Yun lang po yun. Mananalo si Tapales kay Inoue kung nakatali daw ang kamay ni Inoue.
Parang hindi kasi yun naman knockout artist din si Tapales, di ba? Magtapata na tayo. Ang chance mo lang kasi kay Nui, well, knockout lang po ang chance nyo kay Inoue. Kung hindi ka knockout artist, wala. Anong gagawin natin? May lumabas sa internet na mas maganda na daw karir ni Inoue kay Pacquiao dahil si Inoue daw, 4 division champion, ha? At undisputed pa sabay si Pacman, 8 division nga catchweight naman daw. Eh, talagang ganun. Panahon na po ngayon na nariyan na po lahat ng impormasyon sa inyo, no? Ito po yung panahon na sangkatutak ang impormasyon na magagather nyo sa paligid. Kayo na po bahala magtimbang. Kung sa tingin nyo, mas madali po. Kasi padalian yan eh. Kung sa tingin nyo, mas madali yung tinahak ni Pacquiao na nag-8 division world champion. Yung mga nakaharap niya, sila Margarito, sila Cotto, Marquez, sila ano. Sa tingin nyo, yung sino ba nakaharap lang na may mabigat ni Inoue, si Donaire lang. Sa tingin nyo, mas maganda pa rin yung karir. Nasa sa inyo na yun. Kasi hindi na kayo mga bata. Ako pa, ulit-ulit na ako. Puta, goat nga si Pacquiao eh. Inoconsider nga siya na goat eh. Wala tayong magagawa kung sa tingin ninyo si Inoue mas magaling pa dahil ang tanging nakalaban niya na kinikilala, ha? O may pangalan ay si Nonito Donaire. Ibabatay niyo rin sa competition. Gano'ng kabigat yung competition. Tapos may usapin pa na hindi naman lahat nilabanan niya. Yung panahon, ngayon pwede niya sabihin, bet ko naman lalabanan si Casemiro, hindi naman champion. Pero ang tagal niya nag-champion. Ang tagal champion ni Casemiro. Diba? Hindi niya nilabanan. Ilang araw pa lang champion si... Sino na nga yun? Yung biniyayaan ng corona ni ano Casemiro. Ilang araw pa lang, pumayag na siyang labanan. Yung pa lang, kay Casemiro pa lang, questionable na eh. Marami po nagsasabi na parang si Casemiro, bubugbugin lang yan. Yun naman pala, bubugbugin lang pala. Bakit hindi labanan, di ba? Ayun na po yun. Magpasya po kayo kung sa tingin ba ninyo sa grabing competition. Puta, si Margarito lang. Yung labanan mo si Margarito na halos sumuka ng dugo si Pacquiao sa tendi ng suntok eh. Kung sa tingin nyo, mas magaling yung karir ni ano eh. Wala yan. Naghamon kanino, Boss Bats, magaling ba si Pau sa boxing? Hinamon niya si ano, di ba? Si SB yata, kung di ako nagkakamali. Ang pag-asa ni Tapale, delikado yan eh. Ako Pau, kahit sa akin, mukhang kahit sa akin, hindi ako nagbo-boxing kahit kailan, no? Hindi ka mananalo kung tototohanin ko kahit na ang edad ko ngayon edad medya mahigit eh. Tapos yun, punta nakita mo naman ang pamilya, hindi naman sa pagano pa oh. Marunong sila sa boxing kahit na anong gawin natin, kahit na anong gawin mong paliwanag. Maring matokes mo yung sarili mo, tinokes mo siguro. Kaya mong daan sa training. Hindi po lahat ng bagay na dadaan sa training. kung lahat ng bagay na nadadaan sa training, di may humigit sana kay Michael Jordan o kay LeBron James. Tank versus Naoya, biggest pay-per-view. Bakit naman? Tatapating ko na po kayo. Si Naoya Inoue,
Hindi po magiging pay-per-view yan. Sikat lang po si Naoya Inoue, real talk po tayo sa Japan at Pilipinas. Hindi po siya sikat sa Amerika. Maniwala kayo sa akin. Hindi, hindi ko nga eh. Kasi, eh, si Pau kasi hindi yata naging atleta si Pau kahit kailan. Hindi yata na inter-barangay man lang o kung ano man lang na. Hindi yata nakasali sa paligayan si Pau. Kaya akala niya ganun yung pagiging athlete. No? Pero ngayon, unti-unti na sumisikat si Inoue sa mga Black Americans kasi natalo si Fulton. Hindi naman po sikat si Fulton. Kayo naman, no? Nagbubulahan naman tayo. Sikat lang na. Ang mga sikat, wag na nga natin. Kasi mahirap po kasi masyadong, ano eh, masyadong, baka sabihin nyo naman na, ano, na napaka-bias ko. Eto at, pati po si Casimiro. Si Casimiro po, si Inoue, sikat lang po yan sa Japan tsaka sa Pilipinas. No? Pero biro po. Sasabihin nyo, dahil tinalo si Fulton, eh, ang tanong, sikat ba si Fulton? Sikat ba si Fulton kahit sa Amerika? Hindi naman kilala.